sa kanya po natin itatanong, nandun na ba siya sa linya ng mga nagpapakamatay? Sabi nga ni Amy Marcos. Kasama sa BBM Sara Tandem. Let's all welcome House Deputy Speaker Rodante Margoleta. Dante, magandang gabi po sa inyo. Magandang gabi sa iyo, Katunying. Isang karangalan ang makasama ka sa programa mo ngayong gabi. Opo. Kong, tanungin ko lang po kayo, kayo po ba officially kasama na doon sa ticket ng BBM Sara Tandem? Wala pa naman silang binabanggit o binobroadcast na official candidates sa grupo nila BBM Sara. Bagamat bago pa nagkaroon ng tandem na yan, ay nakausap na ako mismo ni BBM na kung sakasakaling magkakatuloy-tuloy yan, ay inaasahan niya na sana'y makasama ang isang katulad ko sa kanyang grupo. Kayo po personally, bakit gusto niyong makasama si BBM o yung tandem na BBM Sara? Ako ay naniniwala kasi, Katunying, na ang dapat na maging leader ng ating bansa ay nagtataglay ng mga katangian na inaakala kong siya ang makapagbibigay ng direksyon sa ating bansa. Hindi lamang sa panig ng merong kakayahan at sa panig ng meron ng experience, karanasan sa pamamahala sa iba't ibang bahagi ng ating pamahalaan, sapagkat ang aking paghasa ay kailangan makapaglukluk tayo ng isang mabuting leader dahil sa kanyang balikat naman nakasalalay talaga ang kapalaran ng ating bansa at ang kanyang mga mamamayan. Gusto nating klaruhin, hindi po kayo umaangkas ngayon kay BBM dahil nagna-number one siya sa survey. Ang sabi niyo, noong paman ay nakakausap na kayo, tama po ba yung pagkaunawa ko? Noong paman ay nagpahayag na siya na kapag ka natuloy na yung kanyang pagkakakandidato, inaasahan niya na kung po pwede sana kanya ay makasama ka naman sa aming grupo kahit na ikaw ay alam na naman naming na i-draft na ng PDP laban. Siguro naman, sabi niya, ay wala naman sigurong masama kung ikaw ay makasama rin namin, gayong ikaw ay pinagtiwalaan naman ng PDP laban. Wala naman kaming nakikita, sabi niya, na makakasama siguro. Kung pinagtiwalaan kanila, kami rin naman ay nagtitiwala sa iyo. Ang naisagot ko naman sa kanya, hayamot itatanong ko rin sa kanila kung merong legal complications at ipaalam ko kagad sa iyo. Nagtanong naman ako sa panig ng PDP laban, wala naman silang makitang legal impediment, Katunying. So ang kona niyo po pala, ang yung certificate of candidacy, ang nakalagay na partido political doon ay PDP laban. Tama ka, Tunying, pero kinwalify ko sa kanila dahil sa ako naman ay nanggaling sa party list system. Opo. Hindi ako pwedeng maging miyembro ng kahit anong political party sapagkat bawal yun sa ilalim ng batas ng party list system. Yun naman ay naunawaan ng PDP laban. Kaya ang kanilang ginawa, ako ay parang adopted lamang na candidate ng PDP laban. Mm-hmm. Okay. Diretsuhin ko na po kayo. Meron pong survey ang SWS na ginawa nung natapos na ang filing o deadline ng filing ng Certificate of Candidacy, and that was around last week of October, yung pong survey na ginawa nila. And dito po yung survey kong para po sa senatorial elections, ano? Ang lumilitaw po dito sa survey na ito na medyo malayo po kayo kung ito pala.
Sa dami po ng mga kandidatong nandiyan, nag-file ng COC as of October. Ito pong survey, October 20 to 23. Kayo po ay nasa 5% lamang po ang nakuha ninyo at ang ranking po ninyo ay nasa 25 to 26. Hindi po ba kayo nadi-discourage sa numero na to? Hindi nyo ba naisip na mukhang itong labanan sa pagkasinador ay pang sikat na at pang may pera na at mga may mga name recall na komandante? Hindi naman ako nababahala, Katunying. Ang totoo niyan, nagagamit kong isa sa batayan niyan para siguro lalong makagawa tayo ng paraan para ganap na makilala ng taong bayan kung sino si Rodante Marcoleta, sapagkat ang nakikita kong isang katotohanan dyan ay yung pagkakakilala nila sa akin ay mababa pa nung ako ay mag-file ng COC. Ngunit napansin ko rin, nakita ko kalakip din ng datos na yan, yun namang conversion na nakikita ko kapag naalala nila at naungkat sa kanila yung pangalang Rodante Marcoleta, mas mataas naman kaysa sa mga ibang nakita ko na mataas ang kanilang tinatawag na awareness. Kaya sa tingin ko, ang pinaka-challenge dito, Katunying, ay kailangang mapataas yung awareness. Kasi maring kakilala nila ko, ngunit ang karamihan sa kanila, hindi naman nila alam na ako'y tumatakbo bilang senador. Ito yung naging challenge para sa akin. Kaya sinikap natin na gumawa ng maraming kaparaanan, lalong-lalo na yung pagpunta sa iba't ibang mga lugar. At maganda naman ang nagiging nakita kong resulta initially, sapagkat kung ang magiging batayan ay yung pagpunta ko sa iba't ibang lugar na noon ay wala namang talagang bumabati sa akin. Mahusay na siguro kung may dalawang bumati sa akin nung ako ay hindi pa nagpupunta sa iba't ibang lugar. Ngayon ay masasabi ko na halos nakikilalan tayo unti-unti ng mga tao. Bago ko lang iwanan yung punto na yun, so kayo po mismo, Congressman Marcoleta, ay naniniwala naman sa survey as a gauge or a measurement kung nasasaan na kayo. Kasi may mga kandidato na kapag hindi maganda yung numero nila sa survey, so yun, di ako naniniwala sa survey na yan. Ano pong take nyo doon, Kong? Naniniwala ako sa punto na maaring may pinagbasihan sila na iba't ibang factors. Maaring yung iba naman na mga factors ay hindi nila na-capture, halimbawa sa isang lugar o sa isang panahon na kanilang pinag-survey. Maaring may deficiency sa ibang pamamaraan. Maaring doon sa lugar na kanilang pinagkunan ng respondents ay talagang wala pang awareness o wala pa kung naipunla na awareness. Kaya ang ginawa natin ay gumawa na tayo ng iba't ibang pamamaraan. Siguro napapansin mo na rin kahit sa mga radyo at saka sa television ay nagpadala na rin tayo ng mga political ads kahit na medyo napakahirap ng kalagayan sapagkat nag-uumpisa tayo. Hindi naman tayo kasing dami ng resources ng iba't ibang mga kandidato na kilala mo naman lahat. Ito siguro yung pinaka-challenge. Maganda naman at kahit papano may mga kaibigan naman tayo na nakakaalam ng ating disadvantage against the traditional politicians that have been habiting the Senate for quite some time. Meron po ba kayong tinitingnan parang personal deadline ano? Para po masukat kung kayo ba ay sasampa o magkakaroon ng malaking tsansa na makapasok sa Magic 12, say, hanggang Pebrero o hanggang Marso, o ito po ay tuloy-tuloy na kung hanggang sa matapos, wala. Do you ever entertain in your mind the possibility of withdrawing from the race? Hindi ko naman iniisip yung aatras tayo sa ganitong panahon sapagkat unang-una, nung ako'y madrop sa PDP laban,
ipinangako naman sa akin ng partido, lalong-lalo na ang Pangulo ng Republika, na bibigyan tayo ng suporta kung ang pag-uusapan ay yung ikakikilala ni Rodante Marcoleta sa lahat ng ating mga butante. At sabi niya sa akin, huwag kang mag-alala sapagkat mahaba pa naman ang panahon. Ako'y naniniwala na sa bandang huli kanya ay may pagtatagumpay natin yung layunin natin na kayong katulad mo kanya at ang ibang kasama pang gusto kong manalo. Kalaunan ay tayo rin naman ang magtatagumpay. So inaasahan ko, Katunying, na ang PDP Laban at ang Pangulo ng Republika ay makagagawa ng mga bagay-bagay na matulungan naman tayo na makilala ng marami nating mga butante, mga kababayan, lalong-lalo na yung pinaglalaban natin at kung ano ang layunin natin at advocacy para sa ating bansa. Ang numero nyo noong October ay 25 to 26 lamang. Ano po yung ideal sa tingin nyo until immediately before election day ang pwesto na nararapat po sa inyo para mas malaki ang chance ang manalo? Yung mga adviser ng PDP Laban ang nagsasabi niyan na wala ka pa namang problema, sabi nila, sapagkat kahit yung nung kinuna nila yung statistics na yan October, talaga kanyang mababa yung awareness. Pero ang nakikita namin, yung conversion rate mo kanya ay mataas kesa doon sa mga kasama mo na mataas na yung awareness. Kaya kanya, kapag ang iyong statistics, sabi niya, yung datos na yan ay pumalo sa ganitong numero, sabi ng ganon, hindi ko na lang sinasabi ngayon, ay malaki ang tsansa na may pagtagumpay natin ang iyong candidacy. Yun naman ang kanilang sinasabi sapagkat back out din sila ng napakaraming mga impormasyon na kanilang pinagbabasihan. Kadante, how important is BBM support sa inyo pong tsansa na manalo? Palagay ko napakalaki ng suporta rin ni BBM sapagkat nakikita ko naman kung gaano karami ang mga taong sumusuporta sa kanya kung ang pagbabasihan natin ay yung mga karaban na ginaganap sa napakaraming mga lugar at sa napakarami ng pagkakataon. Ang isa nga dyan ay sinaksihan ko dahil na rin sa imbitasyon na ako'y sumama sapagkat alam mo rin naman na sa Quezon City ay kaibigan natin si Mike Defensor na tumatakbo ring mayor ng siyudad. Opo. Okay, puntahan naman natin yung binanggit nyo kanina. Sabi nyo, dati padala-dalawa lang yung nakakakilala sa inyo, pero ngayon marami na nakakakilala. Paano nyo ba gustong makilala kayo ng mga tao? Paano nyo ba gusto kayong ma-recognize ng mga tao bilang ano? Ano ba ang maipagmamalaki nyo sa amin? Ang magsisimula ako doon sa mga pangunang bati nila sa akin sa tuwing ako'y pupunta sa mga iba't ibang lugar. Halimbawa, nung ako'y makarating sa Davao City, ito nga dahil sa unang pagpunta at pagbisita sa mga lugar na inassign sa akin, dati naman ay talagang walang nakakakilala sa akin sa tuwing ako'y pupunta, maliban na lang siguro yung mangilan-ngilan. Pero ngayon sa airport pa lang, makikita mo na yung dami ng gustong magpa-selfie. Kung minsan nga ako'y yung pagpa-selfie, hindi naman ako sanay dito, pero ito talagang hindi 10, hindi 20, talagang maramihan ito. At talagang nag-uunahan pa nga yung mga iba. Kaya sabi ko, at pagdating sa mga tindahan, at kuminsan makikita mo na lang, biglang merong tatayo na isang billboard na malaki na hindi naman ako ang nagpagawa nun. Magtatakot na bigla na lang ako magkakaroon ng isang headquarters, halimbawa sa Davao, na hindi naman ako ang gumawa, kundi yung mga supporters pala natin. At bigla na lang darating yung mga taong talagang iginagalang nila sa lugar na yon. Ayoko na lang banggitin ang mga pangalan nila sapagkat wala naman akong
hindi naman ako kumuha ng authority sa kanila para para banggitin ko 'yung mga pangalan. Ngunit ang masasabi ko sa iyo, mga taong tinitingala sa mga lugar na 'yon, sila pa 'yung pupunta. Samantalang ang plano ay ako sana ang pupunta sa kanila para kahit paano ay makahingi tayo ng konting panahon na makilala nila tayo at kung ano 'yung ating gustong i-advocate sa pagtakbo natin bilang isang senador. Ito 'yung nakapagbibigay ng inspirasyon sa akin na hindi ko inaakala na pagkano mabas pala ako sa mala sa mga iba't ibang lugar ay ganun karami naman pala 'yung nagsasabi sa amin na kuminsan tatawagin nila akong idol. At kung sasabihin nila, halos sabihin nila, basta ikaw ang number one sa balota namin, wala kaming ibubotong ibang senador. Kaya mabuti na kanya yung isang ibuboto namin. Ganun ang palagi nilang sinasabi. Di dapat pala talaga mag-adapt na kayo talaga sa sitwasyon na kadante na marunong na rin kayo mag-selfie-selfie. Pagka may nakapag-selfie sa inyo, wala nang tanggi-tanggi. Dapat na, meron kasing mga katulad, pasensya na, si Kadante kasi, senior citizen na ba kayo? Matagal na tayong senior, kato niya eh. Meron kasing mga senior citizen na ayaw nang tanggapin yung technology, pero wala kayong choice, kailangan nyo nang harapin po ito. Yung selfie nga lang, selfies, meron kayong, I'm sure, may Facebook kayo, may Instagram, meron ba kayo Instagram? Yung Twitter, hindi ako masyado sa Twitter. Napag-aaralan ko na rin yan, Kato niya, kaya marunong na rin akong mag-Viber ngayon at pati yung mga messaging sa Viber, kaya ko na rin. Dati, talaga ako'y nagpapatulong sa napakaraming mga staff ko para lang maipadala yung napakaraming dapat na isend sa mga kaibigan. Pero ngayon, kahit ako, kayang-kaya ko nang ibato lahat yung mga political ads na gusto nilang kunin mula sa akin. Hey, kung merong natutuwa sa inyo, meron ba kayong na-experience, halimbawa sa airport o saan man kayo pumunta, nagalit po sa inyo o kinumpronta kayo, kayo yung nagpasara sa ABS-CBN ha? Wala pa namang formalan o personalan na nagsabi sa akin ng ganun. Sa lahat ng pinuntaan ko, wala naman. Pero minsan sa mga social media, meron lang ako nababasa ang mga ganun. Pero mangilan-ngilan lang. Opo. Pero dapat masanay na po kayo doon na marami din talagang, lalo nga nabanggit natin yung social media, maraming mga bashers. Eh, no? Hindi naman lahat ng paninindigan ninyo ay sinasang-ayunan ng mga tao. And speaking of which, hindi ba kayo nangangamba na kayo po'y projekin? Ika nga, ewan ko ba, ba't nauso yung verb na yun? I-project. I-project ng mga supporters ng ABS-CBN na marami naman na kayo po kasi parang naging poster boy ng mga congressman na nasa likod ng pag-decline o pag-reject sa franchise application ng ABS-CBN, Kong Dante. Tama ka dyan, Kato Nying. Ako'y hindi na nababahala sapagkat nakasanayan ko na noong pamang naipasara yung prangkisa o na hindi natin naparenew yung prangkisa ng ABS-CBN. Yung mga bashers din naman ay nakikita ko yung kanilang mga komento. At yung iba naman ay inunawa ko na lang sapagkat ang karamihan ay nakabase doon sa hindi nila pagkaunawa sa batas. Kaya pinagpasiksyaw ko silang lahat, Kato Nying. At sa liwanag naman ng maraming pagpapaliwanag sa maraming pamamaraan at pagkakataon, unti-unti namang naunawaan ng mas marami. Kaya kahit na siguro projectin ako, kagaya ng sinasabi mo, mas naniniwala pa rin ako sa mas maraming mga tao na nakilala nila yung katwiran at katotohanan sa likod ng pagpapasara noong napakalaking network na yan. At palagay ko ay yun ang nagbibigay sa akin ng iba yung pagpupunyagi at pag-asa na sa bandang huli ay may pagtatagumpay natin ang ating layunin na makagawa pa ng mas lalong mabuti para sa ating bansa. Kayo po eh matatapos ng 9 na taon na termino po ninyo bilang kongresista. Itinuturing niyo po ba na isa sa mga achievements ninyo yung papel ninyo sa pagpapasara quote-unquote sa ABS-CBN?
Maaari sigurong isali natin isang achievement, Katunying. Unang-una kasi, nung pag-usapan namin ito kung sino yung tatayo na kakatawan doon sa panig ng hindi pagbibigay ng prangkisa, wala naman talagang gustong umako ng posisyon na yun, Katunying. Kaya dahil sa kawalan ng gustong gumawa at mag-represent sa panig ng hindi pagbibigay at bilang pagsunod na rin sa kagustuhan at sa pakiusap ng aming speaker na noon ay si Speaker Alan Cayetano, sabi niya sa akin, eh, kung Dante talaga namang ikaw lamang ang pupwede kasi na magsalita sa panig ng huwag mabigyan ng prangkisa, nakikita mo naman na hindi mukhang ayaw itong mga kasama namin at yung iba naman, ang question ng credibility ang pinag-uusapan at base na rin sa record na, na aking binasa, lalong-lalo na nung puntosan natin ito sa committee level pa lang, ikaw talaga lamang ang pupwede ka niya na tumayo bilang tagapagsalita nung kabilang panig. Tinanggap ko yung hamon na yon, Katunying, sa pag-aakala ko na kailangan kasing maipresenta yung kabilang panig para sa ganun ay makinabang ang buong mamamayan kung ano talaga ang katotohanan sa likod ng kanilang pag-apply ng prangkisa. Mahirap sa akin, mabigat na responsibilidad at nagkaroon din naman ako ng agam-agam. Pero talagang ganun eh, katungkulan yon at kailangan nating harapin. Yon ay hamon ng ating katungkulan, Katunying. At saka yun namang kung meron mang magagalit sa inyo eh, sabi nga eh, it comes with the territory eh, no? Kaundante. Tama ka, Katunying. Meron lang ako nabasang maputol ka lang. May nabasa lang ako ng comment. Nagbabasa ako ng comment habang nakikinig ako sa inyo. Ang sabi nung isang nag-comment, scripted lang daw tong ating interview. Kung daw to? Bayaran daw ako ni BBM at ni Sara sa kanya. Marculeta. Ito nyo nga, ano oras na ba tayo nagkausap ko? Alam mo, yun na nga ang aking minsan ay ikinalulungkot sapagkat kung halimbawa eh, hindi nila nagugustuhan yung ating pag-uusap, sana ay huwag na nilang idama yung ibang tao. Katulad ng pag-anyaya mo sa akin, halos sa... wala pa yata ang ilang oras nung ako'y imbitahan ninyo. Hindi ko nga alam kung ano yung pag-uusapan natin. Ang tanging nalalaman ko lang ay gusto ko talagang makataupang palad ka sapagkat matagal na tayong hindi nagkakausap. Alam mo naman yon. Sapagkat marami ka namang gawain din at saka yung programa mo. At ako nga ay nagpapasalamat at kahit papano eh, nabigyan mo ako ng pagkakataon. Sana naman ay wag naman nilang sabihin yung scripted ito. Kapag nasi sa uki ng pagtatanong mo, eh, maaari nilang mapansin na walang pinagkukunan ito. At ako'y wala namang alam kung paano mo itatanong yung gustong tanongin at kung ano yung dapat na isagot ko sa mga tanong mo, eh, di ba? Bakit, ito po, kanina pa ho lumalabas dito yung mga tanong na yan eh. Pwede po bang tumakbo sa pagkasenador ang isang miyembro ng Iglesia ni Cristo? First of all, are you a member of the Iglesia ni Cristo? Gusto ko lang munang just to set the record straight. And number two, yun yung tanong na pwede po bang tumakbo senador ang isang miyembro ng Iglesia ni Cristo? Unang-una, kailangan malaman ng ating mga tagapakinig at tagasubaybay mo sa iyong malawak na program na ako'y miyembro ng Iglesia ni Cristo. At generally speaking, ang isang miyembro ng Iglesia ni Cristo ay hindi pwedeng tumakbo sa politika. Ngunit kapag ikaw ay pinayagan, ikaw ay binigyan ng permiso para tumakbo sapagkat yun ay doktrina sa Iglesia ni Cristo. Kinakailangan lahat ng gagawin mo ay ipagpapaalam mo sa pamamahala ng Iglesia. Kapag ikaw ay pinayagan, doon ka lamang pwede na tumakbo. Pag hindi ka pinayagan, ay ikaw ay dapat magpasakop at sumunod ka kung ano ang kanilang kapasyahan.
Sa madaling salita, kayo po ay nagpaalam at kayo po ay pinayagan. Tama po ba yung pagkaintindi ko, Kadante? Tama ka, Tunying. Ako ay nagpaalam sa pamamagitan ng pagsulat sa kanila at binigyan naman nila ng pagpayag yung aking pagsulat sa kanila at yung kadahilanan kung bakit ako ay nagpasyang tumakbo.